Yo, magandang araw, magandang gabi. This is Junox and welcome to the podcast. This is episode 9 of Band Talks TV. Makakasama natin ngayong araw, drummer ng Sure Vibe, Keso, at ang Tubero. Also known as Tangke na Tae, please welcome John Rap Gonzalez. Yun, oh. Welcome, papi. Welcome. Yeah, no? Long time no see. Oo. So, kamusta yung mga, ano mo ngayon? Mga pinagkakabalahan mo ngayong mga past months, mga weeks? Ayos naman. Ito, tugtog lang sa mga kung sino-sinong banda. Ano ba yung mga banda na tinutugtugan mo ngayon? Yung iba pwesto, yung iba naman eh, pag kailangan ng session, yan. Sumasampal lang ako sa kanila. Mm-hmm. Pag mga kailangan ng drama sinong sa recording. Recent na ano mo ngayon? Si ano, kay John Borja. Mm-hmm. Tapos may isa pang banda, yung Galawan, yan. Masala ako. May reggae din, may ano. Ayun, yung mga yun. Ano yung pwesto yan? Pwesto, o kaya pag kami mga out of town, yan. Mm-hmm. Sama-sama lang ako eh. Okay din na XP eh. Magandang XP din eh. Ano yung ginagawa mo ngayon sa Keso? May ginagawa ba kayo yun? Oo, sa Keso may tinatapos na album. Mm-hmm. So nga lang eh, yung oras talaga eh. Oo, gahol may, talaga sa oras eh. Magka-orasan. No? Pero, ongoing ang recording. Sa Tubero din yun. Oh. Mm-hmm. Sa Sure Vibe din yun. Pondo na ng mga kanta. Record na lang. Naging history mo, ba't napasok ka sa pagda-drums? Ayun nga, bata ako. Nag-rent yung kapatid ko ng drum set. Tinry ko lang. Sabi ko, dali lang naman pala eh. Yung tugtugpak. Tapos wala akong alam talaga. Hindi ko talaga alam na yun na pala yun. Tapos yun, nagulat na lang kami. Tapos tinry ko muna mag-bass. Yung kapatid ko, si Choi, guitarist ng Tubero. Siya naman yung drummer. Try kami mag-switch. Ayun. Tapos yung kuya ko, si Kuya RJ, bandang Aurora, ayun. Siya yung nag-push sa akin mag-metal pagka... Siya nag-ano sa akin mag-double pads. Nagagalit yun pagka... hindi nagpa-practice. Pag hindi nagpa-practice, sisipain. Issue mo yan. Pantayin mo yan. Pero yun naman na nangyari. Oo. At kaya, least na kung ano yung katayuan mo ngayon sa eksena. Oo, yan. Kuya RJ. Salamat, kuya. May nakwento ka nga, naging dancer ka rin dati. Pangarap ko talaga maging parang, dancer. Parang parehas tayo nila Jesu. Nagsimula sa dancer eh. Oo, kasi pag dancer ka, ano rin yung drums eh. Parang konektado siya. Hindi ko alam. Within the group talaga din eh. No? Pagka hindi ka sumasayo sa drums, parang hindi tama yung tempo. Yeah. Feeling ko ganun eh. Feeling ko lang ganun. Pero kasi mapapasayo ka rin talaga eh. Tsaka papa-induct mo yung tao eh. Diba? Papa mo. Oh, drummer siya ng Prism. Mm-hmm. Si Jun Gonzalez yun. Maestro yun. Iba rin yun. Old school pero nung kapanahon niya, isa siya sa mga matitindi rin. Ngayon, nasa Thailand siya. Thailand na drummer siya, pa din. Sa mga pinsan mo rin, si Rachel, di ba? Oo. Marami. Si Rachel, si Ingwe, mga taga-South. Banda rin. Banda. Nasa banda rin sila. Si Shell, nasa Bloodshed siya, di ba? Bloodshed. Paano ka pala napasok sa Keso? 2016 or 15 yata. Nag-audition ako. Si B-Boy kasi pinaano ko. Pero, estudyante pa ako nun. Tapos, hindi ko pa ano eh. Hindi po magamay. Hindi ko magamay-gamay kasi hirap eh. Tapos, ayun na nga. Nakuha nila si LA nun. LA na kuya. Takuya. Oo, nag-ayuma. Solid. Tapos, nung 2018, parang kailangan umalis. Nag-Dubai ata si LA nun eh. Ayun, tinatry uli ako. First jam, may baon akong 6 na kanta. Inaral mo yung mga kanta talaga. Oo, inaral ko. Ayun, pumasa. Oo. Tapos ayun, hanggang ngayon. Ano yung kanta na yun na inaral mo nun, jam? Yung 6? Oo. Tiamat, Steve, Enes, Insekta, Gaido, tsaka Motaka. Yung mga pang-gig nila. Oo, yun yung baon ko eh. Kasi marami yata silang pina-audi din nun. Parang kinapos din yata yung oras ng mga nag-audi. Eh, rush na yun eh. Kasi dututan na yung gig eh. First gig ko, dututan. Anong year yun? 2000? 18. Ando ko sa likod ko eh. Tapos ang laki-laki ko. Hindi ko makadampot ng stick. Diba? Dututan no? Nasa likod, nasa backstage pala tayo. Kung naalala mo yung laki ko noon, nalaga. Tsaka hindi, nagkasabay din tayo sa Palian. Oo, yung pala, Tubero muna. Tubero. Tapos nagulat na lang ako, nasa Keso ka na ng gututan. Yun na yun, yung sinabi nga ni B-Boy, patry uli ako.
Try natin si Rap, baka... Ayun. Pero aside sa'yo, sino pang nag-audition? Hindi ko nakakilala yung iba. Pero nasa eksena lang yung iba? Wala rin akong idea. Mm-mm. Pero alam ko yun, kanya-kanya silang pina-refer na drummer. Yun. Sa ako, kay Biboy ako. Sa Tubero, si sinong nag... pasok sa iyo diyan. 'Di ba? Sino oh, si Jano. Diba si Bimbo. Hindi, si Jano ang pinakauna. Tapos fan kami ng Tubero. Ah, ang kulit ah. May banda kasi kami mag-uutol, Kathang Scenario. Mga underground din. Tapos ayun, nagkakasabay kami nila Lobel. Nagkasama kami sa studio, tapos parang kailangan na nila ng drummer. Tinry din ako ni Lobel. Yeah. Yun. Tapos, anong year ka na napasok sa Tubero? Hindi ko na maalala, pero basta 15 years na yung Tubero eh. Oh, hindi ko na maalala kung anong taon eh. Pero bago pa ako mag-Queso, Tubero na. Tubero may na. Tubero na ako. Tapos nakailang palit din kayo ng maskara, no? Ron Sambile mask. Yan, yeah, si Ron. Ron Sambile, the best. The best, no? Best. Ngayon, ano eh, tatlo na yung version nung sa akin eh. Pero yung unang panahon, ang maskara ko nun, hoodie na jacket, susuot ko lang ang baligtad para pag ganito yung hood. Tapos binutasan ko yung mata. Ganun. Eh, angas na eh, di ba? Maskara na. Di ko pa natanong si Lobel eh, pero... How come na naisip niyo magmaskara? Ang pagkaka ano sa akin ni Virgin Packer. Ang pagkakapaliwanag niya eh, yung mga grindcore nga daw dati, mga mamaskara din. Hindi. Oh, parang ganoon. Parang ganoon. Bukod doon, medyo nakakahiya talaga eh. Siyempre, di ba, nakakahiya. Umura ka, kaya bastos eh. Uh-huh. Eh, di maganda yun. So kami lang yung may lisensya mong bastos. Parang gano'n. Nagugulat nga ako, may magpapamura eh. Diba? Greetings na nga lang, nagpapamura pa. No? Mag-GCash pa. Oh. Diba? Matindi. Nung ano, nung pandemic, gano'n. Sir, pakimura naman ako. Mag-send ako 500. Oh. Tapos ano yung trip nung nasa Omili ba yan? Omili? Omegil? Omegil? Ano yun? Ano sa tower yun eh. Sa tower yun. Spatan nyo rin yun. Spatan nyo yun. Lakas ano. Ng trip nyo nun, no? Oo. Sino nag-idea nun? Tower of Doom. Tower of Doom, yan. Mataba ang utak. Matitindi kasi mag-isip ng ano eh, ng konsepto. Tapos, masaya naman eh. Lalasingin muna nila kami. Tapos paglasing na, ayun, masaya na eh. Masarap. Tsaka naka-maskara, di ka naman kilala eh. Oo. Meron nga kami dun, last caller yata, pulis. Kilala yung Tubero, kaya, astig. Uh-huh. Pinakyo ko sa dulo eh. Sir, paalam po. Pakyo, tas baba. Nakamask naman eh. Ayun na talaga eh, Tubero. Mumura talaga eh. Ever since si... Paggalit ka na lang talaga eh, Tubero. Oo, tsaka na-concept din ni Lobel na ganun talaga yung market nyo, no? Oo. Si Lobel tsaka si Sirit Ungol ang ano dyan, ano? Ang matagal na. Baga, dati kasi marami pa yan eh. Nagpalit-palit na lang ng mga member, no? Oo. Ngayon na yung pinaka-solid na, fixed. Oo. Kami ni Utol, si Choi, saka silang dalawa. Ah, tatlo sila. Si FCM, mm-hmm. Si Virgin, saka si Sirit. Nag-ano ka, nag-Queso, tapos meron kang Tubero, meron ka rin Survive. Paano mo nagagawang maging swak sa mga bandang yun? Or kahit, di ba, nagsisession ka rin sa iba? How come na nasuswak ka dun sa mga bandang yun? Sa playing ba? Sa playing? Oo, mostly playing. Pinaghalo-halo ko na lang sila yung mga pakiramdam eh. Pagtutugtog ako sa Survive, kailangan, bibigatan ko na lang para... Kasi reggae, di ba? Oo, reggae siya na ano eh. Reggae na mabigat, no? Ang tawag namin siguro, ano, reggae from hell. Parang ganun eh. Reggae, kasi nga, lahat kami metal eh. Oo. Kasi sa Survive, lahat kami, yung iba doon, gitarista ng mga metal bands. Tapos ako, tapos si Uton, tapos basta puro metal yun. Eh, wala nga kaming ma-hook up na chicks. So nag-reggae kami para kahit paano, may mga chicks-chicks naman. Pero how come, no, na swak ka sa kahit sa tatlong banda na yun? Oh, swak naman. Kasi nasanay din ako na ano eh, yung mga pwesto-pwesto kasi, syempre. Pagka hindi mo alam yung kanta, kailangan mo mag-adjust. Kailangan matalas na lang yung tenga. Parang gano'n na lang. Pero nagro-roadmap ka? Kunwari, may pinapa... Hindi talaga eh. Uh-huh. Wala talaga akong alam. So, hindi ka nakapasok ng drum school dati? Hindi. Hindi. More on turo lang talaga ni kuya mo, tapos pinaparinig ka lang. Tenga lang, tsaka YouTube. Yung unang panahon, YouTube talaga ako. Araw-araw, YouTube ako ng mga... Ano yung pinapakinggan mo, no? Nung nag-aaral ka palang mag-drums? Pinakauna ko narinig Tool, eh. Oo. Angas nito, Danny Carey. Yung mga gusto ko, mga ganun.
Yun ang number one tool. Parang umano sa ano, yung palo kasi ni Kari. Tapos yung nag-metal ka na nung banda naman ang pinang. Malaki na kasi. Pero yung unang napraning ako, hindi pa ako marunong mag-double pedge, Sky Church. Robert. Sino to? Paano yun? May dalawa pala nun? Akala ko kasi dati nung unang panon, isa lang eh. Tapos, paano yung ginagawa yung mabilis? Tapos doon ni YouTube ko, may double pedal pala. Pero napanood mo na dati si sila Robert, Sky Church? Oo, UP Fair. Tsaka Queso. Yun. Tapos ano pa ako nun, brother? Kakabali lang ng pagiging dancer ko. Sabi ko, sarap maging ano, rockista. Poser, kumbaga. Ano ako, naka-leather jacket. Tapos yung ikaw ko, zipper. Pasok kami sa UP Fair. Tapos Queso. Honestly po. May Sky Church. Pero di pa ako, tapos mula nun, doon na, nagsimula na ako mag ano, practice. Okay pala din. Yung hanggang sa natuto na lang na natuto. Hanggang sa may mga kumukuha-kuha na sa akin bigla. Ayan, sa mga pwesto na yan. Pwesto. Doon ako dati, puro pwesto. So, isa rin yan sa nag-build up talaga ng drumming mo. Minsan, kailangan ng mag-djembe, kailangan mag-beatbox. Sige, racket yan. Gano'n ka kadalas mag-practice kung kunwari nasa bahay ka lang? Dati, halos araw-araw eh. Eh, ngayon kasi marami na tayong ginagawa sa buhay. Parang napaka-busy na, no? Oo. Pagka, halimbawa, may recording next week, kailangan buong week. Kahit gabi-gabi, kahit mga isa, dalawang oras na practice. And basta araw-araw, sa gabi-gabi. Kasi, ang hirap mag-recording sa tower, para kang mag-e-exam eh. Oo nga. Parang ano eh. Anong nire-record nyo pala ngayon yung sa Queso? Tubero. Tubero tsaka Queso. Yun yung mga assignment ko ngayon. Tubero, ilang kanta Queso yung nire-record nyo ngayon sa Queso? Sa Queso may naka-ready ng tatlo eh. Na hindi ko pa natatrack. Pero meron ng apat na natrack. Natrack na. Tapos meron pa ngayon tatlo. So, ang target nyan is album? Album talaga. Plaka. Kaya pala tahimik ngayon, no? Oo, para ano lang din. Pang ano lang, pang bulaga. Nasa Tubero, ilang kanta na naman yun? Baka abot na naman ng 30. Minsan, pag-aandahin kami ni Virgin Packer ng dalawang kanta lang. Lang yan, pagdating sa studio, magiging apat. Diba? Tapos, kasi ano lang naman eh, sasabihin niya lang ako, Warps, ganito lang, ganyan. Sige, laban na yan. Kiklik na lang. Tapos lalagyan na lang ng gitara. Okay na. Easy lang din pagka sa Tubero. Ano yan? Andito. Ay, gusti. Classic nito ah. Oo, diba? Ba't meron ka nito? Binigay sa akin ni Lobel yan. Bumisita ako dun sa neto lang? Recently lang? Or matagal na ito? Pre-pandemic. 2019 ata yan. 19 o 18. Binigay niya sa akin. Kasi nandyan daw pangalan ko eh. Ang nipis ng pangalan, nipis ng lettering dyan sa likod eh, kaya medyo hindi na mabasa eh. Oo nga. Dito, ito ata yun. Ito. Yan. Hindi ko naman eh, sabi ni Lobel, nandyan pangalan mo, nag-thank you kasi po, tayo naman. Ito, banyo namin to eh. Yan? Sa bahay? Ano, banyo namin yan sa bahay. Ayun oh, may konting trivia oh. Tapos, sinong photographer nyo yan? Ko na maalala si, eh. Hindi ba si Jenny? Si Jen? Feeling, oo, yata si Jen. Jen, or si Pen, di ba alam. Tapos iba pa to eh, si Dave pa to, tsaka si... Si Dave. Ito, Dave Tevis. Hindi ko alam kung si... hindi, si Blowjob na to. Si Utol na to. Yun, shoutout sa'yo, Dave. Tapos, sino pang nadagdag dito? Si FCM. Kumbaga, bumalik lang siya. Oo, kasi pinalitan ni... Pinalitan ano? Niya si Dave. Oo. Si fucking crazy man. San nyo ba ni-record to? Ayan? Pagkakalam ko sa laptop to ni Lobel eh. Produkto ng laptop ni Lobel, no? Alam ko, sa pagkakalam ko ah. Uh-huh. Kasi yung mga ngayon, puro tower na yun eh. Kumbaga, quality na talaga. Kami na talaga yun. Oo. Uh-huh. Ito, laptop ni Lobel. Tapos ano? Sa stock room? Wala mang.
Pagka staff mga, room lagi. Ano niya, break time. Yeah. Yan. Di ba, sa dami ng gigs na natugtugan mo, Papi, ano yung pinaka-unforgettable mo na gig na naalala mo so far? Unforgettable? Sa Tubero? Oo, yan. Isahin natin Tubero. Sa Tubero? Yung grabe yung, kumbaga, crazy motherfuckers yung mga... Actually, brother, hindi ko maalala. Kasi lahat ng gig ng Tubero, masaya. Oo. Parang... Ang gulo lagi, oo, no? Oo, kahit sobrang init. Ah, masaya pa rin, masaya. Mapa-matchbox, mapa-kabite. Yung kabite, ang wild nun. Kasi, wild nun. Pero yun, kung ansan ang wild, mas masaya yung wild. Hindi, sa, ang naalala ko, nagtumugtog kayo ng Flip NBA. Yan, magulo yun. Ano yun, patapos na ng pandemic yun. Oo, eh. Magulo yun. Pero masaya yun. Basta magulo, masaya. Dikit-digita na doon, no? Nanood kami noon. Mm-hmm. Nga pala. Kasama si Edward. Aurora. Tapos sa yun yung mga masaya kasi pag Tubero talaga. Meron kasi kami mga natugtugan Tubero. Pucha, hindi naman masaya. Uh-huh. Kumbaga mas maano ko pa yung hindi masaya sa masayang gig. Kasi lahat ng gig ng Tubero masaya. Uh-huh. Yung hindi masaya, yan naalala ko yan. May tinugtugan kami, nagagalit na kay Lobel, parang pinapababa na siya. Mm-mm. Pabatuhin na kami. Oo. Mm. Tapos meron din naman, puro konyo. Mm-mm. Konyo, parang Atenista, parang gano'n. Hindi yata kami madig, parang gano'n. Though masaya pa rin naman sila, parang, pero nga lang, mga konyo, parang hindi wild. Steady lang. Lahat ng gig ng Tubero masaya. Kasi, sa Queso, Papi? Pinakamasaya para sa akin sa Queso, ano, Singapore, tsaka Nepal. Oo, di ba? Out of the country yun, solid. Mm-hmm. Ano, paano pala napunta kayo dun sa abroad pala? Sa SG, yung ano yun eh, Kami Queso Hounds. Okay. Ang saya-saya nun. Kaya magkakasama kami nun sa hotel eh. Mm-hmm. Ng Kazi tsaka ng Hounds. Hindi, ang gulo nyo nun. Oh, ang saya. Ang saya-saya. Pag-uwi ko, para akong ibang tao. Parang, ang saya. Ang saya. Uh-huh. Oo, ganun lang. Sa Nepal naman. Nepal? Masaya dun. Adventure. Mm-hmm. Adventure talaga. Hindi, ang daming, ano yun? Ano bang lahi? Arab, parang Arabo? Ano eh? May Indian, may Chinese. Ganun eh. Ganun. Tapos malamig. Ano festival yun? Silence Festival. Kasabay namin yung Testament. Oo, yun. Oo, tama pala. Ginamit nga ni Gene Hoglan ba? Yung drummer ng Testament. Oo, ginamit niya yung snare ko dun. Hindi nagpaalam. How come na? Kasi sa band area, nung set na ng Testament, pinalabas lahat ng banda dun. Hmm. Huwag kayo dyan sa band area. Dito kayo sa labas. Pero alam nilang band na kayo. Oo. Nabutas yata yung snare niya. Hmm. Yun na lang yung snare dun sa backstage. Puta kinuha ng roadie niya. Sabi kasi nung una, tapos nung mga ilang kanta, tang. Ganun na. Nagsiset na sila nun? Oo. Umangas bigla yung tunog ah. Yung mga snare. Ginaganyan ko. Tapos maya nakita, snare ko yun. Anong snare nga yung dala mo? Yung snare na gamit ko hanggang ngayon. Uh-huh. Yung Black Panther. Black Panther. Anong size nun? Ano ba yun? 5x5 yata. 14x5.5? Yun ba yung nakita ko nung sa dudutan? Yun. Ganda pa naman ang tunog nun. Mm, kahit may mga ano na yung lugs niya. Pwede pa yan. Pihit lang. Ako naman, hindi ako marunong magtono. Basta pihit lang ng pihit. Tapos pagka masarap na sa tenga ko. Mm-hmm. Okay na yan. Tapos anong sabi nung Rody nung... Wala. Sinoli na lang. Walang thank you. Oh, putya. Pero ice lang. Uh-huh. Ginoglan yun eh. Uh-huh. Matindi. Dahil pinasainan mo. Oy, pinaloan mo ito. Hayop ka. Hindi. Ang masama nga nun, idol ko siya na hindi ko alam na siya na pala yun. Oo. Oo. Tapos pag-uwi ko ng Pinas, nakuwento ko sa mga kabanda ko sa Orbus. Gino Hoglan, drummer ng ano yan. Mm-mm. Di ko alam. Sabi ko, nagsisi ako. Puro kasi ako Danny Carey idol ko. Sinong mga banda nung nandun nun? Matami. Ano kasi siya eh.
parang festival talaga, tapos kumuha sila ng bawat banda ng bansa. Ah, parang napili ang keso noon. Kumbaga, keso ng ano, ng India, keso ng ganyan. Parang ganon. Mm-hmm. Tapos sa Pinas, keso. Keso naman. Mm-hmm. Parang ganon. Parang samot saring lahi. Ah, kaya pala. Mm. Kaya pala, but silent, no? Oh. Silent festival. Pero angas ng ano, ng setup nila dun. Kumbaga, after dito, lipat ka sa kabilang stage. Ibang banda naman. Tapos after dyan, ano na naman. Hindi, yung tao parang kalipat-lipat. Oo, na pero masaya kasi yan dyan lang. Kumbaga eto. Tapos lakad ka lang konti yun na stage. Mm-hmm. Parang galaw-galaw din siguro. Oo, iwas stroke. Tapos nakwento mo dati, Papi, na ikaw ba yung naging drummer din ng Oremos? Oo, oh, oo. Oh. Ano yung, kami sinong napali? Si Abs bang? Si Kuya Abs ang una. Uh-huh. Tapos mga ginawa ng album si Kuya Rams. Ayun, ako na yung pumasok. Pati si Blowjob, siya rin gitarista dati. Dalawa din pala dalawa kayo doon. So, sa bawat trip ko, sinasama ko siya eh. Eh, di ba nandun si Lobel din? Hmm, si Lobel din. Oo. Tatlo kaming Oremus. Tatlo kaming Oremus. Tapos naging tubero. Oo. Pero may tubero na, no? Nung may Oremus meron na. Meron na. Pero pahapyaw-hapyaw lang. Mm. Pero ano lang yun? Parang wala trip lang. Trip lang talaga. Trip pa lang yun. Kasi magkasama sila sa Joke TV eh. Uh-oh. Joke TV Studio sa Commonwealth. Yun yung dun, parang doon na buo yung tubero eh. Parang nagtitrip lang yata daw sila eh. Tapos nirecord yata ni Lord Drums na Oremus. Tapos nagulat sila na parang ay ito may naangas. Okay pala eh. Stinry yata nila sa gig. Ayun. Marami na to ah. Hanggang ngayon marami na to ah. Saan-saan na nga naabot yung kanta niya eh. Oo, diba? Oo. Tapos di ba may nilabas kayong music video na parang cartoons? Oo, Kapitbahay. Sinong gumawa nung ano nun? Tower of Doom. Uh-oh. Tapos ang, kung di ako nagkakamali, Si Matt Aguinaldo. Mm-hmm. Yung si Everett, sa animator. Animator, yan. Ganda, no? Galing. Uh-oh. Galing, no? Tapos ang tama ng utak, parang nakakatawa. Ano niya napasok? Galing, di ba? Tapos may subtitle, kaya ayos. Oo. At least, ano siya, yung makamasa ba, no? Mm-hmm. Nice. Nakakatawa eh. Sino pa yung natira na lang ngayon sa Oremos na original? Diba ano? Si Pong, keyboards, tsaka si Kuya Rams. Ang gitarista? Oo. Sa pagkakaalam ko. Mm-hmm. But dati na ba talaga dalawa na vocalista niyan? Oo. Yun talaga yung ano eh, gothic dati. Oo. Gothic naman kami dati, may era naman na sobrang gothic naman namin. Mm-mm. Yun yung dalawang vocalista pa, si Sensi Garcia at si Shikaina. Ah, Shikaina. Na-invite ko niyan dati na dapat kakanta siya doon sa ginagawa namin project band. Aso hindi na natuloy. So, na, naging busy. Yun nga, yun yung solid times ng Oremus para sa akin. Tapos yun, ano pa yun, ang kadalasan na nakasabay na, di ko lang sure kung ikaw pa yung drummer nun. Nakasabay namin kayo sa BKB. Ah, ako na yun. Ay, ikaw ako yun? Ako na yun, ako na yun. Mm, ano pa kami nun? Death metal pa ako nun eh. Oo. Tapos sa bit-lit ng bar, no? Wasak talaga yun. Iba eh. Oremus, iba rin yan. Ibang XP din sa akin yan. Yan lang yung banda na habang tumutugtog, biglang tumutulo yung luha. Mm-hmm. Hmm. Oh? Di ko alam kung bakit. Bigla sa boses ng ano, boses ni Sensi. Mm-hmm. Tapos yung daman-dama mo yung depression. Parang, oh. Tapos maluluha kasi yung tunog. Grabe. Iba rin Oremus, iba rin tumunog. Tapos nakapag-release ng album yun dati. Ang Oremus? Uh-huh. Oo, marami yun. Maraming album Oremus. Ikaw pumalo lahat nun? O may certain albums ka lang na? Meron mga certain albums yata na. Uh-huh. Mm, sa pagkakaalam po. Tagal na kasi. Mm. Pero yung nasa Spotify, yung mga luma, ako yun. Mm. Oh, si Abs may meron din yata siya na sa kanya. Oo. Mm. Parang tagal na nung Oremus, no? Buti bumabalik-balik pa rin sila ngayon na. Oo naman, oo. Si Kuya Rams, laban lang yan si Kuya Rams. Tatlo kayo ni Kuya mo tapos
si Blowjob, ano yung kinalakihan yung music dati dyan sa bahay? Kaya ba't kayo na-push talaga na mag... Yan, si kuya mo naging gitarista. Oo, yung kapatid mong isang gitarista. Si Kuya RJ kasi ano talaga siya sa sound trip eh. Uh-oh. Tapos kung ano sound trip niya, nasa sound trip na din namin. Tapos, yan. Damay-damay. Oo, damay-damay. Sa but kanya naman... Supportado din kayo ni tatay mo tsaka ni mama mo. Oo naman, wala naman... Wala naman na, sila magagawa. Siyempre, dati kasi lola ko lang eh. Uh-huh. Nagagalit pagka nagpa-band namin. Okay lang kasi wala na rin siya eh. Si lolo. Pumanaw na rin eh. Tapos may nakwento ka sa akin, papi, na nagkasabay kayo ng gig ni Papa Airpat. Mo. Oo. Kwento mo ngayon, papi. Sa BKB yun. Oo. Parang pinagtripan sila. Mm-hmm. Metal yung ano, yung prod. Tapos lang yan, nakita ko yung mga vocalista ni Airpat, mga naka-sexy short. Ta variety patay. Uh-oh. Ang vocalista niya nun, si Marion. Ah, oo. Oh, eh, matindi rin naman si Marion talaga eh. Ganyan na talaga boses ni Marion dati pa. Mm, alam ko nag-Avenged Sevenfold sila nun eh. Oo. Yun. Tapos nagkalagayan na. Oo. Pero na-proud si Airpat nun. Sabi niya, mga anak ko yan. Angas. Anong banda kasabay mo? Anong bandang tinugtugan mo nun? Ano, yung kami magkakapatid. Ako, si Kuya RJ... O, tapos si FCM. Mm-hmm. Yan, apat kami nun eh. Kathang Scenario. Yung medyo... Ewan ko kung ano natawag sa tugtugan na yun. Pero, ano din, mat metal eh. Ewan ko. Mm-hmm. Hindi ko alam. Tapos yun na yung... Pero nakapag-record yun, yung banda na yun. Oo, meron nun sa YouTube eh. Uh-oh. Pero luman-luma na talaga. So, YouTube anong mga na. 2000? Early 2000? Oo, parang mga ganun. 2013, 14, yeah. Tagal na rin, no? Oo. Pero hindi nyo na binawi ulit yun? Hindi na, busy na rin talaga. Ako, busy na rin ako. Busy na si Uto. Si Kuya RJ, busy na rin sa banda. Oo. Buti bumalik nga si... Bago na naman yung banda niya, eh, no? Pero at least... Oh, pero yun pa rin yata. Yung kumbaga, parang nag-restart lang. Pero mas okay ngayon. Oo. Kasi so, dati nung tumugtog sila Yuel pa yata dati. Di ba mayroon pa silang synth nun eh. Naalala ko eh. Hanggang ngayon yata mayroon pa rin silang synth. Pero ang pinalitan lang babae eh. Vocalista tsaka bassist yata. Oo. Alam ko yun ang mga napalitan. Gano'ng ka-importante sa yung pagda-drums na alam yung mga techniques? Kailangan mo na lang siyang paulit-ulitin. Aral-aralin mo nang aral-aralin yung technique para pagdating mo dun sa trono, parang hindi ka pangit. Minsan kasi pag hindi mo makuha, tapos, hindi ka nang aaral, hindi mo pa inaaral talaga na. Pero gano'ng katulad yan, sa Quezo, medyo mahigpit. Mahigpit ba sila sa in terms sa... Hindi naman. Basta, hindi, ang gusto nun, ano eh. Sasakyan mo lang eh. Pakiramdaman mo lang. Huwag mong isipin. Yun ang sinasabi sa akin nila. Okay. Kasi pag iniisip mo, lalo ka magkakamali. Totoo. Mm-hmm. Totoo. Kaya gagawin ko, ano lang, basta kailangan loose. Loose ka. Loose na tight. Yeah, yeah. Parang ganun. Parang ganun. Loose ka, pero tight na tight na. Tapos, di ba nag, ano ba yun, sa treehouse, yung... Okay, kuy. Eight. Treehouse. Anong story nun? But, hindi, nag-try lang. Meron kasing, ano bang camera ni Kuya 8 yan? Insta 360? Yun. So, tinry namin yun. Ngayon, iba na yung setup nila. Parang, mga ano na rin eh. Pro na? Oo. So, dahil dun kay Manu din. Kay Manu, kay Papa Manu. Solid yan si Manu. Uh-huh. O, kaya naging treehouse. Yan sila nila, Bogart. Yeah. Martin. Anong e-drums nga yung gamit doon? Di ba Nox? NUX DM7. Mabisa din. Mm-hmm. Kamusta yung feel niya? Ang sarap. Ang sarap. Pagka nandun ako, ewan ko eh. Mm-hmm. Parang doon lang ako eh. Parang, wait, paano? Paano naman? Bala ka dyan. Doon lang ako. Tapos, lasing ka. Uh-oh. Ang sarap eh. Kasi rinig mo. Uh-oh. Ewan ko ba? Ang sarap mag-drum sa gabi. Oo. Kaysa sa umaga kasi, di ba? Pag umaga, hindi ka maka... Di ba makabuelo? Hindi ka makabuelo, tapos kagigising mo lang. Mm-hmm. Iba talaga yung gabi. Uh-huh. Gabi, tapos mag-drums ka. Mm-hmm. Kasi dati,
ako naman, pag nag-record din ako ng mga kanta dati, di ba, may e-drums din ako. Inaabot din ako madaling araw eh. Galing ah. Yun talaga sa mga musikero, feeling ko, ang oras natin is gabi. Gabi. Tapos tulog sa umaga, no? Oo, tapos buhay na yung mga, ano mo, yung mga neurons mo, yung mga, di ba? Yung mga, na, dun palang nag-a-activate eh, yung mga bagay-bagay sa gabi. Mm-mm. Ano yung mga ma-advise mo sa mga young drummers na papasok sa eksena? Practice lang ng practice. Tapos huwag kayo matatakot. Babuyin nyo yung kanta. Babuyin nyo yung kanta na maging art siya. Sa umpisa lang naman eh, ratratin mo. Tapos pagdating ng pagka medyo mag-mature ka na, may isip, eh, gusto ko na lang palang mag, solemn na lang, sakto na lang para hindi masyadong madumi. Pero kasi doon naman ako nagsimula na yung hindi naman puro lagay na lagay pero basta bala ko anong lumabas sa tenga ko. Pag yun narinig ko, yun ilalagay ko. Tapos mga ilang buwan, may isip mo sa recording. Dapat pala, simple lang. Kasi hindi lahat nalalagay mo. Pero lahat. Okay lang yun. Okay lang. At least natuto ka. Tapos, di ba, nailabas mo yung nasa tenga mo na yun yung naririnig ng tenga mo eh. Minsan ganun eh, pagka may mga guitar, yung mga habang nagre-record, di ba? Oh, wait lang, ito yung naririnig ng tenga ko eh. Sige ko, ito, ganun yun sa Quezon. Rap, ano ba yung naririnig ng tenga ko? Kasi minsan magkaiba kayo eh. Oo. Di ba? Pagbahis na, ito yung tempo niya, tuk-tuk-tuk. Tapos yung sa'yo, half pala. Oo. Tapos ang galing. Ah, okay pala yung naisip mo. Parang ganun. So, nagja-jive kayo lahat. Re-recording kayo sa Quezon. Paano yung songwriting process nyo? Since hindi naman kayo nagigig na rin halos eh. Songwriting, strings muna sila. Sila, tapos andun ako, pakapa lang. Inaaral-aral ko lang yun, record-record ko. Tapos kapag nabubuo na, ayun na, assignment ko na yun. Pasusulatan na sa akin. Tapos, bawat sulat ko, kailangan meron ako at least dalawang version. Para kapag, kailangan kasi masaya sila Sir Eric eh. Sa Perlas Brothers eh. Kailangan masaya sila. So, ayun. Eh, nung una, nangamatis ako, papi. Ano nangyari? Una, na-trauma ako, papi. Nandidepressed ako. Kasi nung unang pasok ko sa Quezon, gig, okay lang. Kaya, nagkakamali. Pero okay lang. Tapos yung unang try ng recording, hindi ako naka-attend ng ano eh, strings. Mm-mm. So, hindi ko alam. Pero, narinig ko na. Ang problema, hindi ko pa alam yung alon eh. Hindi ko pa alam yung ano eh. Paano i-jive yung kanta? Yung dragon. Hindi pa ako nakasakay eh. Parang, ah shit, ano ito? Paano yun? Weird eh. Tapos noon, nung first tower, ayun nga, medyo sablay ako. Hindi ko talaga... Ano yung recording na yan? Ano, songwriting siya. Bale, gumawa muna ng demo. Ah, okay. Ang nangyari, okay na yung mga gitara, yung bass, okay na. Drums, hindi. So, yun. Binigyan ako ng 1 week. Sa isang kanta lang yun? Isang kanta. Binigyan ako 1 week. Binalikan ko naman. Nag-epic comeback naman. Kumbaga, ay, salamat. Anong kanta yan? Nung... Smetty ang title eh. Hindi ko alam. Ewan ko kung yun na yung title. Pero yan yung kasama sa nire-record na yan. Yun na yun. Yun na yun. Tapos after mapulido na yung isang kanta, ano yan? Isang tapos na kanta, record? Oo, record na. Tapos sulat uli ng bago. So hindi kayo yung tipong parang iiponin mo na yung kanta, tapos lahat ng... Tapos sabay-sabay nire-record? Hindi eh. Kasi may scheduling sa tower. Tsaka pag sa Quezon, sapat na siguro ang isang kanta sa isang pasok namin doon. Ano yun? Bali, strings muna and then after ng strings, drums na. Oh, pero drums muna ang maunang mag-record. Click lang. Kuha lang ng guide. Lagyan lang ng click track. Tapos tapos ng isang araw yun. Ang drums, oo. Drums. Tapos ang mga strings, siguro. The following day na? The following week. Okay. Kasi oras din nila eh. Ang giri na nila eh. Busy rin lahat talaga sa Quezon. Mm-hmm.
Tapos sa tubero? Sa tubero yun. Kailangan tapos sa isang araw. Oo. Pambira mo, hindi pa matapos. Wala mo, hindi naman masyadong technical eh, no? ilan lang kanta nyo na umaabot ng 2 minutes mahigit eh. Di ba? Oo. Pero meron ngayon mga papalabas si Lovell ng angas. Ano ba ang title mo? Hindi ko lang pwede ko sabihin, pero gusto ko sabihin kasi naalala ko. Title, ano? Koy bunga nga mo, amoy molecules. Ano na, naisip na naman ni Lovell yung title, no? Ewan ko. Pero ang astig eh. Ang kulit ng title. Pero dati pa talaga, ganyan talaga yung mga title ninyo, no? Sa Tobel. Henyo rin talaga to si Virgin Power eh. Yan nga, kasi ano eh, kausap kami nung nakarang araw, sabi ko, bye, sama kita sa podcast next time. Yan nga, sabi niya, sige, punta ako dyan pag may tinatapos lang daw kayo. Yun na nga yun. Na mga agenda sa banda. Special mention and shoutouts or kung ano man yung aabangan namin sa Survive, Queso, tsaka sa Tubero. I-mention ko na lang siguro yung mga nagmamahal na sponsor. Yun o. Tribal, Ron Sambile Mask, Ubek Gig Case, 3T Drums. Yeah. Yeah, may snare ako dun. Eh. Yeah. Thank you. Plug Cartel, Shroom sa Apparel, yan. Laban na yan. Sa mga upcoming gigs, wala pa naman eh. Dutdutan, Tubero. Yan, magkikita tayo doon. Dutdutan, yan. Yan, makikita natin yan. Kikita tayo doon. Yan. Tubero. Ano, day one yata kami. Hindi ko sure. Yun lang naman. Survive, wala pang gig. Sa Queso, ano yung maabangan namin? Album. Tatapusin namin yun. Within this year. This year yun, dapat. Yo. Gigs, wala. Wala pang gigs. More on recording muna kami ngayon. Kasi, para ano muna. Refresher, no? Refresher, no? Bago isalan sa gig. mismo. Sa bugagad. Talaga. Oo. So, yun lang naman. Yun ayun, Papi. Salamat, Papi, ha? Thank Papi. You. Thank you. Sa hindi nakakalam, ito pala yung take 2. Oo. Dapat ano yun eh, episode 2. Tapos ito na, nangyari ng retake. Oo, huwag mo na kasing i-delete. So, ayun lang. Thank you.